Kusina. Welcome back sa ating channel. My name is Pia at ito po ang kusina ni Nenoy. Another vegetable dish ang ituturo ko sa inyo. Kung ikaw ay first time na bumisita sa channel na to, salamat sa pagpunta. At kung gusto mong patuloy na matuto at mag-enjoy magluto, please do not forget to subscribe to this channel and click on the tiny bell para notified ka sa mga susunod na videos. For the ingredients, we will use carrots, sayote, young corn, repolyo, snow pea, bagyo beans, at green bell pepper, chicken balunan, chicken liver, squid balls, soy sauce, oyster sauce, garlic and onions minced, chicken cubes, salt and pepper. Hello mga kakusina! So ito na naman tayo ngayon at magluluto ng another vegetable dish, which is ang chop suey. So this is very easy. This is my own recipe. At ituturo ko sa inyo ang procedure. Nakita nyo naman kanina yung mga ingredients na isasama natin. And it's up to you kung meron pa kayong gustong idagdag sa mga gulay na isinama natin for today. So, eto, mainit na yung ating oil. Isusutay muna natin itong onion. And then, follow natin itong garlic. Ito palang balon-balunan ng manok. Ang ginawa ko kanina, pinakuluan ko na siya maigi para lumambot ng kahit konti. Kasi matigas ito masyado. Kung hindi mo mapapalambutan muna bago iluto, kapag kinain, masyado nung matigas. So, pwede na natin ilagay. So mga kakusina, di ba sabi ko nga sa inyo, hindi porke tapos na ang nutrition month nung July, titigil na tayo sa pagluluto or paghahain ng mga masusustansyang pagkain sa ating pamilya. So very important pa rin na naghahain tayo ng vegetable dish. If possible nga, everyday meron tayong vegetable dish, mas maganda yon. Okay. And ito namang vegetable dish na to, meron namang kasama ang ibang sangkap lang itong chicken liver. At so, okay na rin siya, kompleto na rin. Mag-add lang pala tayo ng salt and pepper. Gisa ulit natin na maigi before we add other ingredients. Let me know your thoughts about this dish. As always, hintayin ko ang comments nyo sa video na to. If you have any tips, other ideas, suggestions na pwede nyo maibigay, at kung meron din kayong request channel na to, please, lagay nyo lang siya sa comment section. Ako nang bahala at hanggat sa makakaya, pagbibigyan natin ng mga request nyo. Kapag ka nagisa ng maigi, we can now put the chicken liver. Itong squid balls, optional naman to kung gusto mo lang maglagay. Pero mas magiging masarap ang ating chop suey kapag may squid balls. Kasi meron siyang ibang lasa na ibibigay sa chop suey. You can now put the soy sauce. This is 2 tablespoons by the way ha, ng soy sauce. Okay. And then itong ating squid balls. We will put 1 cup of water muna. Or we can add 2 kasi papalambutin pa rin naman natin yung ibang vegetables. Add lang ako ng konting pepper. Okay, dahil gusto natin maging malasa pa rin naman yung ating sabaw. Now, itong snow pea or sitsaro sa nabibili sa palengke, tinanggal ko yung dulo niya. Okay?
pinanggal ko yung dulo niya, and then kapag ka pinutol yung dulo, di ba parang meron yung tangkay na maliit? So kapag pinutol mo yung dulo, all the way yan, meron siyang string or tali or hibla na makukuha. And then you will also do the other side para matanggal yung ano, yung pinaka hibla niya sa gilid. Same thing with bagyo beans. Ganun din, putulin mo din yung dulo, and then yung mahihila mo na string all the way kung hanggat saan yung mahihila niyan. Unahin muna natin, mga kakusina, itong mga matitigas na vegetables. So, meron tayong young corn, sayote, at carrots. Unahin na muna natin itong young corn kasi medyo siya yung pinaka, sa tingin natin, ay matigas at matagal maluto. Okay. Kung mapapanood nyo yung unboxing na ginawa ko doon sa Lazada sale na binili ko. Ito, gamit na natin yung mga stainless steel. Okay. Ito palang slurry natin. This is cornstarch. Cornstarch lang, tapos nilagyan ko lang ng enough na water, okay, para ma-dissolve yung powder. Diba yung chop suey, napansin mo ba, malapot siya. So, ito rin yun. Ito yung nagpapalapot sa chop suey. So, this is what we also did nung nagluto ako ng beef with broccoli and mushroom. Now, we can add other vegetable, carrots and sayote. Sabay na natin. Okay. A good combination of colors. Merong yellow, light green, orange. Kung meron kang red bell pepper, mas magandang yun ang gamitin mo for this dish. Kasi dominant na yung green eh. So, better to use red bell pepper for this. Para mas maganda yung variety ng color niya. At mas magiging maganda yung presentation mo kapag hinain mo na siya sa mga kakain. Para hindi naman ma-overcook yung mga vegetable. So, let's say ganyan. Itong mga matitigas na vegetable. Yan yung pinapakuluan ko muna sa ilalim. And then, itong mga medyo hindi naman matagal palambutin or matagal maluto, nilalagay ko na rin siya sa ibabaw. Okay? Para kapag naluto na yung mga nasa ibabaw through the heat, okay? Doon na rin naluluto yung ating ibang vegetable. Meron naman kasi yung mga tao na ang gusto nila sa vegetable sila ay crunchy pa kapag kinain. Which is a good thing because hindi nawawala yung mga nutrients na niluluto mo. Now, we can add the chicken cubes. Before ko i-add yung slurry, mga kakusina, ang gagawin natin ay tikman muna natin syempre yung nakasabaw niya. So, we would know kapag kailangan natin mag-adjust ng lasa. Sakto lang kasi mag-a-add pa tayo ng oyster sauce. Ulitin ko mga kakusina, ang pampalasa na nilagay pa lang natin dito, a little bit of salt nung ginigisa natin yung meat, 2 tablespoons of soy sauce and isang chicken cubes. Later, after natin maglagay ng slurry, i-a-add na natin itong 70 grams ng oyster sauce. Sa paglalagay ng slurry, hindi siya isang buhusan ha. Huwag mong gagawin yun kasi kapag ginawa mo yun, may tendency na bilang mamuumuo yung niluluto mo. So, gradual ang pag-a-add nito and then continuous stirring. Tapos, depende sa'yo kung okay ka na doon sa lapot ng niluluto mo. So, kapag ganito yung lapot, okay, hindi pa ako satisfied sa lapot na yan. Gusto ko yung medyo mas malapot pa. So, I will add some more. Ayan. So, ito na yung kulay na hinahanap natin.
Not too dark because of the soy sauce. Okay. I want it more malapot pa. So wala namang required na sukat sa slurry as long as ma-achieve mo yung lapot na gusto mo. Okay, so with this, okay, contento na ako sa lapot. Nako-cover na niya sa sauce yung mga vegetable. I can add this oyster sauce. Add ko ng lahat yan. So mga kapusina, let me know if meron ka pang alam na ibang way ng pagluluto ng chop suey, or kung meron kang own recipe na gusto mong i-share sa channel na to, I would love to know about it. So, dito sa channel na to, share-share tayo ng ating mga nalalaman sa pagluluto para marami ang mag-benefit. Repolyo. Okay. Ito na yung pinakahuli. Okay. Ayoko personally ng sobrang luto or overcooked yung mga vegetable. Gusto ko talaga pag kinakain siya, as in yung ano pa, crunchy pa. So, mix lang natin and make sure na ma-cover sa sauce at yon. Hindi naman yung totally hilaw yung ating cabbage or repolyo. Ano lang naman to, isang buong carrots, isang buong repolyo, isang buong repolyo, isang buong sayote, like 8 pieces of bagu beans, tapos yung snow pea. Okay. I was also planning to add mushroom pa kanina, pero yun. It's up to you, pwede mo rin i-add yun. So, that's that. Simpleng-simple to. You can, kapag prepared naman lahat ng ingredients mo, like what I did, most likely less than 15 minutes meron ka ng chop suey. You can now turn off the heat and iko-cover na lang to. Okay, kapag gusto pa na medyo maluto yung iba, i-plate na lang natin itong dish na to, and then we're ready to eat. And this is our vegetable dish for today, chop suey. Happy cooking!